Boyet, gising na anak. Boyet. Boyet. Obo, gising na ako. Jay! Ding! Wait, halika! Paano yan? Para mayan tayo ng mahuling isda, ah. Sige pa. Tignan ko kung mananalo kayo sa akin. Tara! Tara! Woohoo! Naiintindihan niyo ba yun, class? Yes, ma'am! Kaya dapat isa puso ninyo at tandaan na ang karagatan ang simbolo ng kalayaan at ng malawak na yaman. Sino pang pwedeng mag-share ng kwento tungkol sa mga si Binibining Salvador nila sa beach? Pero hindi ko talaga makakalimutan ng mga turo ni Kuya Aldrin. Kuya Aldrin! Oh, Boyet! Maaga mo ah! Oo nga po eh. Handa ka na ba sa aralin natin ngayon? Siyempre naman! Tara! Alam mo ba, Boyet, nang ituturo ko sa'yo ngayon yung tinuro sa amin kanina ni Mamo Guerza? Tungkol po saan? Tungkol sa isla natin, ang Isla Verde. Ha? Eh, di ba alam na po natin yun? Hindi, Boyet. Yun nga dang inakala ko nung una eh. Ha? Sabi pa nga ni Mamo Guerza, pasalamat daw tayo, dito tayo nakatira sa islang to. Bakit naman po? Kasi ang Isla Verde ay matatagpuan sa Verde Island Passage, kung saan may pinakamaraming yamang dagat sa buong mundo. Talaga? Oo, Boyet. Ang Verde Island Passage ang itinuturing na pinakasentro na may pinakamaraming uri ng yamang dagat sa buong mundo. Ibig sabihin, mas marami tayong uri ng isda kaysa sa ibang bansa. E di, miski sa Amerika, mas marami tayong uri ng isda. Oo, sa mas maraming bansa sa buong mundo. Paano? Sandali. Halimbawa, isipin mo ang bilog na yan. Yan ang tinatawag na Sulu Sulawesi Seascape. Ito ay may lawak na 100,000,000 hektarya. Gano'n po yung kalawak? Mga triple ng lawak ng buong Pilipinas. Lawak naman yun. At ito pa, alam mo ba ang Indonesia, Malaysia at ang Pilipinas ay sakop ng Sulu Sulawesi Seascape? Dito makikita ang napakaraming yamang dagat. Pero ang nakakatuwa, sa Verde Island Passage may pinakamarami nito. Napakayaman ng Isla Verde Passage. Tahanan nito ng yamang dagat tulad ng hawksbill, olive ridley, green sea turtles, giant groupers at giant clams.
Kaunti na lang at mahirap makita mga ito, kaya tinagurian ito mga endangered species. Endangered species ang tawag sa mga hayop na nanganganib maubos dahil sa maraming kadahilanan. Nakakatakot nga dahil kung hindi tayo mag-iingat, siguradong mawawala ang yamang dagat ng ating isla. Kaya talagang seryoso ang problema kung iisipin. Nakasalalay kasi dito pati na rin ang kabuhayan nating mga nakatira dito. Kaya mahalaga na ang bawat kilos natin ay suriin. Responsibilidad ng bawat mamamayan ang karagatan. Tama ba ako, Boyet? Boyet! Boyet! Ma'am! Okay ka lang ba? Okay lang po ako. Sige, mag-umpisa na tayo. Familiar ba kayo sa ecological balance? May ecological balance kapag matiwasay at sama-samang namumuhay ang halaman, hayop at tao sa isang lugar. Malaki ang naitutulong ng dalampasigan, bakawan, lusay at bahura sa ecological balance ng ating karagatan. Ang dalampasigan ay mahalaga dahil sila ang nagsisilbing pananggalang sa coastal erosion o sa tuluyang pagkaguho ng lupa. Nasisira ang dalampasigan sa pagkuha ng buhangin dito. Dahil dito, nanganganib mamatay ang mga bahura sa ating karagatan. Ang dalampasigan kasi ay parang salaan. Sinasala nito ang dumi mula sa iba't ibang lugar para malinaw na tubig lamang ang makapasok sa karagatan. Kung walang dalampasigan, mas madaling marumihan ang ating karagatan. Ang bakawan naman ay mga punong nabubuhay sa tubig. Napakahalaga ng mga bakawan para mapanatili ang ecological balance sa ating karagatan. Una, ito ang nagsisilbing kanlungan para sa mga isda, ibang marine animals, at maraming uri ng ibon. Pinapanatili rin ng mga bakawan ang kalinisan ng karagatan. Sinasala at sinisipsip kasi nito ang iba't ibang dumi para hindi makapanira sa yamang dagat. Bukod pa dito, nagbibigay proteksyon ito sa tao mula sa malakas na ulan, alon at bagyo. Ang lusay naman ay kadalasang natatagpuan sa baybay dagat. Kaiba ito sa ibang damo dahil sa kakayahan itong mamulaklak. Pananggalang ang mga lusay mula sa maruruming tubig. Bukod dito, sa lusay, madalas mangitlog ang maraming isda. Ang mga lusay rin ang nagbibigay ng pagkain sa mga sea urchins, ibang isda, marine turtles at dugong. Madalas namang ilarawan ang bahura bilang gubat sa ilalim ng karagatan. Totoo ito dahil sa samot-saring uri ng bahura na makikita sa ilalim ng dagat. Tahanan ng libo-libong yamang dagat ang mga bahura. Kaya kung masisira ito, libo-libo ring isda ang mawawala ng tirahan at lugar ng pagkakainan. Kapag nawala ng tahanan, mamatay po sila? Oo. Ang kawalan ng bahura ay kamatayan ng maraming isda. Bukod pa dyan, ang mga bahura ang nagpoprotekta sa baybay dagat mula sa malalakas na alon. Kaya tayong mga tao ay direkta ring nakikinabang sa mga ito. Kaya mahalagang pangalagaan ang lahat ng tahanan ng mga isda. Marami kasi sa mga isda ay kailangang tumira sa iba't ibang tahanan para mapangalagaan ang bawat antas sa kanilang paglaki. Nag-iiba ang pangangailangan ng isda habang lumalaki ito. At dahil sa iba't ibang pangangailangan, kailangan nito magpalipat-lipat ng tirahan. Halimbawa, ang matandang isda ay dapat nakatira sa kailaliman ng dagat. Ang mga bata o ang larvae naman ay sa itaas na bahagi ng karagatan. Kung iisipin natin ang lahat ng ito, ang bakawan, lusay, bahura at dalampasigan ay mahalaga. Lahat ay may malaking epekto sa mga yamang dagat, pati na rin sa buhay ng mga taong naninirahan malapit dito. Kaya dapat, mahalin natin ang ating karagatan. Tutal, tayo rin naman ang nakikinabang dito, di ba? Opo! O, paano mga bata? Ngayon, wala kayong takdang aralin. Yay! Pero, may pagsusulit kayo bukas. Opo! May reklamo po? Wala po! O sige, makaka-uwi na kayo. Paalam ng mga bata. Patay na kaya ang mga isda dito sa San Isidro? Siguro. Ubus na kasi ang mga bahura dito. Naubos na dahil marami kumukuha at
nagbibenta nito. Naalala ko sabi ni Kuya Aldrin, ang Verde Island Passage raw, ang isa sa pinakamarami uri ng bawura sa buong mundo. Iba't ibang kulay daw, at itsura ang makikita dito. May nabanggit siyang giant barrel sponge. Para daw itong malaking bariles na halos kasing laki ng tao. Madalas na nagpapahinga mga isda rito kapag gabi. Samantalang nagiging tahanan naman ito ng napakaraming uri ng starfish. Nakamamangha siguro talaga ang itsura nito. Tulad din ng iba pang bahura na makikita sa ilalim ng Isla Verde. Maraming hugis at iba't ibang kulay na tila likha lang ng aking karayola. Pambihira talaga ang ganda ng isla. Palasak ang paninira sa karagatan dahil sa pollution. Sa survey na ginawa ng American Academy of Science noong 1997, 6.4 tons ng basura ang itinatapon sa karagatan taon-taon. Sa dagat, madalas makita ang plastic na pangunahing sanhi ng pollution sa tubig. Nakakalungkot. Ang plastic, styrofoam at supot ay pinagkakamalang jellyfish na kinakain ng sea turtles. Halimbawa ay isang sea turtle sa Hawaii na natagpo ang may 1,000 na piraso ng plastic sa bituka. Delikado ito dahil bumabara ang plastic sa kanilang bituka na siyang nagiging sanhi ng kamatayan nila. Sa buong mundo, tinatayang 100,000 na marine mammals at 1 bilyong seabirds ang namamatay taon-taon dahil sa pagkain at pagkatrap sa plastic. Boyet! Boyet anak, hindi mo kayang pulutin lahat yan. Alam ko po tay, kaya nga po tutulungan niyo ako, di ba? Anak, kahit tayong dalawa pa, hindi natin kaya lahat yan, oh. Pero tay, di ba sabi niyo po sa akin dati, kahit maliit na bagay ang gawin natin para sa iba, malaki pa rin po ang epekto nito? Oo nga, pero iba ngayon, bago lang tayo rito, tsaka dami nito eh. Tay, pwede na rin po yun. Gusto niyo po mo makita ang ganyan? Itong anak ko talaga! Oo, ano po? Tuluyak! Oo, ano po? Ayan, tuluyak kita! Tuluyak kita! Tuluyak kita! Tara, bye! Ilito ko sa'yo eh! Nag-tulutin ko lang. Ito! Paano ito mga nasa tubo? Ay! Tapos na rin natin. Ay, naalala ko tuloy isla. Alam mo, sana makita nilang nangyayari dito sa San Isidro. Sigurado ko, hindi nila hahayaang magkaganito ang isla. Napakaganda doon sa Isla Verde, lalo na nung bata pa kami. Talaga po, tay? Kwentuhan niyo nga po ako, ano po ba yung Isla Verde noon? Alam mo anak, pinakamasaya kami noon. Nung tuwing sumisisid kami ng mga kaibigan ko, napakaraming isda. Para kang nasa isang dambuhalang aquarium. Tsaka ano, meron pang mga isdang parang paniki. Oo, nakakatakot mo po. Sabihin mo, kamamangha. Kailangan mo talagang makikita doon sa isla. Sana nga po makita ko. Sana ka mo, maabutan mo. Sana nga anak. Sana maabutan mo. Bakit naman po? Nung huling mga araw kasi, tila nag-iba na ang itsura sa ilalim ng dagat. Pakiwari ko, nanghihina ang mga ito. Naghihingalo ba? Tulad ng mga bahura, alam mo dati, makulay ang mga ito. Buhay na buhay. Ngayon, may ibang bahagi sa isla na nag-iba na ng kulay. Kape ang kulay ng marami at tila, naghihingalo na talaga sila. Ay, naku anak. Sana nga maabutan pang maayos ang Isla Verde. Gagabinali ka na. Tay. Balik na po tayo sa isla.
Halika na, anak. Magkakape na. Tay. Ang daming isda para itong isang Dambuan ang aquarium? Ganun kaganda? Ang ating bansa ay maituturing na isa sa pinakamaganda at pinakamayaman kung likas na yaman lang ang pag-uusapan. Nasa atin kasi ang pinakasentro ng marine biodiversity o ang sentro ng likas na yamang dagat sa buong mundo. Ito ang Verde Island Passage. Matatagpuan ito sa timog ng Batangas, Hilaga ng Mindoro, Kanluran ng Lubang Islands at Silangan ng Tayabas Bay. 75% na uri ng gasang o coral sa buong mundo ay matatagpuan dito. Higit sa 3,000 na uri ng isda tulad ng yellowfin tuna, skipjack tuna, big eye tuna, bumphead parrotfish at Napoleon wrasse ang nandito. 6 sa 7 uri ng marine turtles ay makikita rin sa Verde Island Passage. Ang green, hawksbill, olive ridley, leatherback, loggerhead at flatback. Class, bukod dito, may marine mammals pa. 22 ang uri ng dolphins. Meron ring dugong, bride's whale, short-finned pilot whale, 3 uri ng sperm whale, humpback whale, Cuvier's and Blainville's beaked whale, at ang longman's beaked whale. Ibang klase nga talaga ang yamang dulot ng Verde Island Passage. Boyet! 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 Tayo na lang, paso ka. Ayaw mo bang mag-ikot-ikot tayo sa dalampasigan? Uy! Okay. Boyet, po. Gumising ka na at maraming pa tayong gagawin. Tay, ibig sabihin po ba nito, maglilinis tayo? Gusto mo ba? Opo, Tay. Tay, pwede po ba natin gawin ito tuwing Sabado? Pwede, mahali ka na. Eh, kumain ka na. Mahaba pa araw natin. Oh. Yun. Bilang mga bata, marami tayong magagawa upang mapanatiling buhay ang ating iniingatang yaman. Tayo, sa ating simpleng paraan, ay maaaring magisusi sa maraming pagbabago. Ayon sa aking guro, malaki ang nagagawa ng pagsulat para makapagbabago ng ating kapaligiran. Anumang forma, mapatula, kanta, may kinkwento, o kahit ano pa, may magagawa ito para may payag ang ninanais na pagbabago. Sa dyaryo, nabasa ni Pangulong Arroyo ang tungkol sa Verde Island Passage. Dahil dito, nilagdaan niya ang Executive Order 578 noong Nobyembre 8, 2006. Dito pinayag ang tungkulin ng pamahalaan upang protektahan, pangalagaan, at siguruin ang kaligtasan ng Verde Island Passage. Ang galing, di ba? At marami pang pwedeng magawa bukod sa pagsusulat. Ang Marine Life Biodiversity Mural ay isa sa mga ginawa namin sa klase ni Ms. Muguerza. Nagsaliksik kami ng mga hayop at halamang makikita sa San Isidro. Ipinintay ito sa pader ng aming silid-aralan. Napakagandang tignan nito! Bukod dito, gumawa rin kami ng Marine Biodiversity Poster. Dito, ipinakita namin ang iba't ibang pamamaraan kung paano mapangangalagaan ang ating likas yaman. Nagkaroon ng pakontis noon at ang nanalo ay sinabit sa aming munisipyo. Nariyan din ang biodiversity stamps. Aba, napakamalikain. Dahil makikita mula sa iba't ibang disenyo
ang impormasyon ukol sa isla ng San Isidro. Nako, talagang napakaraming pwedeng gawin sa loob ng paaralan upang maipakita ang pangangalaga sa kalikasan. Pwede rin mangolekta ng artikulo mula sa payagan ukol sa isyo ng biodiversity. Pagsamahin ang mga ito upang makagawa ng isang newsletter. Iba't ibang pamamaraan nga maaari natin gawin para sa ating kalikasan. Pero lahat siguradong mahalaga. Alamin kung anong yung magagawa para paalagahan ang ating kalikasan. Siguradong malaki ang maitutulong mo para mangyari ang ninanais na pagbabago. May naisip ka pa bang pamamaraan para pangalagaan ang ating likas na yamang dagat? Sumulat o tumawag sa Knowledge Channel at ibahagi ito sa amin.